kung ano yung desisyon mo na makabubuti kay Papa sa palagay mong magduduktong ng buhay niya, eh, gawin mo. Wake up call na habang buhay pa yung mga magulang, eh, mahalin po talaga ng sobra. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa programang where we listen to the different stories of our brethren that are inspired by faith. Ako po ang kapatid na Henry Gabriel at muli po, samahan niyo po kami at pakinggan po ang storyang ito ng pananampalataya. Gaano man ang pag-iingat na gawin ng tao para pangalagaan ang kanyang pangangatawan at ang kalusugan nito ay hindi maiiwasan na magkaroon ng karamdaman. Isang mabigat na pagsubok sa isang sambahayan, lalo na kung ang mismong ama ng sambahayan ang magkaroon ng karamdaman. Kaya sa storyang ito na ating mapapanood at mapapakinggan, tunghayan po natin ang storya ng pananampalataya kung paano nila hinarap ang pagsubok na ito ng kanilang sambahayan. Ako po si kapatid na Danilo Turaso, isang pangulong diakono, panglimang pangulong diakono sa lokal ng Tangos, distrito ng Camanac. Okay po, I see. Ako po si kapatid na Danilo Turaso Jr., diakono at pangulong buklod po sa lokal ng Tangos. Kamusta po ang pagtupad ho ng tungkulin? Okay naman po sa awa ng Diyos. Mga ilang buwang naratay ako, ngayon tumutupad na ulit. Ang kapatid na Dani ay isang masiyahin, masipag at masiglang ama ng sambahayan. Masigla din siya maging sa pagtupad ng kanyang tungkulin nang biglang mangyari ang hindi inaasahan. Gulat ah. Naoperahan po ako sa naputokan ng ugat sa may batok. Tawag ng doktor aneurysm. Ano po ba ang aneurysm na tumama kay kapatid na Dani? Gaano ito kalubha? Pakinggan po natin ang pagpapaliwanag ng isang manggagamot. Ako po si kapatid na John Martin M. Cruz. Ito pong manggagamot, ang specialization ko po ay internal medicine. Ang brain aneurysm po ay isang medical condition na kung saan ang isang ugat sa ating brain ay mayroong paglobo o pagbalun, kung saan itong ugat na ito, dahil nga lumolobo po siya, maaaring maging manipis yung lining ng ugat na yon, at definitely po pag nagkaroon ng problema, ito po ay pwedeng pumutok at magkaroon ng komplikasyon sa pasyenteng may ganitong uri ng kondisyon. Madalas po ang aneurysm ay congenital. Ang mga tao na masasabi nating at risk sa pagkakaroon nga ng brain aneurysm ay yung may mga sakit sa diabetes, sakit sa puso, no, kagaya ng hypertension at iba pang kauri po nito. Ito lang ay ilan sa mga pwedeng maging dahilan kung bakit yung ganitong sakit ay mauuwi sa komplikasyon. Kailan ito nangyari? Nang Marso last year. Marso last year. March 2. Bago ho mangyari yon. Ay, nagtatrabaho po. Mm-hmm. Nagtatabas. Mm-hmm. Galing kami sa shop noon na yung misis. Mm-hmm. Pag uwi ko, bigla na lang may narinig akong putok eh. Mm-hmm. Parang lobo. Nung unang putok, mga daliri ko, hindi ko na maikilos eh. Mm-hmm. Pati yung mata ko gusto ko ipaling ayaw na eh. Mm-hmm. Tatayo ako, hindi ko na maikilos ang kamay ko sa kapa ako. Yung mata ko unti-unti nagdilim. Wala na akong maigalaw. Tumawag si misis na sa klolo. Tinawagan ang anak ko. Dinala kami sa ospital. Kung ang aneurysm po ay hindi pa pumuputok, hindi pa nagbe-burst, ay maaaring totally walang simptomas ang isang pasyente. They can be as normal as they can be. Kumbaga, walang nakikitang problema, no? Doon sa iba po, pag lumalaki na yung aneurysm, kahit hindi pa po siya pumuputok, dito na nagkakaroon ng iba't ibang komplikasyon. Depende po kung nasaan yung aneurysm. So kung yan ay nasa parte ng brain na nagko-control sa paningin natin, sa pantinig, so maaaring doon makakita ng simptomas ang isang tao. Pero kung ito po ay pumutok, doon po masasabi natin na yun ay talagang delikadong sitwasyon na kung saan pwedeng ang isang pasyente po ay makaranas ng matinding sakit ng ulo
pwede po silang makaramdam ng mga pamamanhid o mga weaknesses, paralysis sa iba't ibang parte ng katawan po nila. Depende po sa lugar na kinaroroonan nung tinatawag nga nating aneurysm. No? Sa iba po, pag talagang malala o tuloy-tuloy yung bleeding sa loob, no? Yung pagdurugo dahil nga sa pumutok na aneurysm, pwede silang mauwi sa tinatawag nating state na comatose. Ayun po, nung tinawagan na po ako ni Mama, yung nangyari kay Papa, ano po, at chinekap ko po siya. Titignan ko kung ano po talaga po yung nangyari. Dalawang bagay po yung titignan ko po sana, yung kung na-stroke po siya o inatake sa puso. So nakita ko naman po na humihinga, nakapagsasalita. So alam ko na po na ang problema niya po ay sa utak. So ang totoo po nga niyan, gusto ko po siya idiretso sa private hospital. Pero siya po ang pupumilit, wag mo kong dalin sa private hospital, sa Tondo mo lang ako dalin. At iniisip niya po yung ano, yung babayaran po sa ospital. Nung umaga po yun, pinagbigyan ko po siya. Sige, daling sa Tondo Hospital. Doon po, na-screen na po kami. At sinitiscan po siya na may nakita po ngang pumutok na ugat sa ulo niya po. So na kailangan, sabi po ng doktor, kinausap po yung doktor, ano po ba yung dapat po namin gawin? Tapatan nyo na po kami. Ano po ba yung dapat po namin gawin? Kinausap din po ako ng doktor na ang kailangan nyo ay neuro. Wala pong neuro dito sa hospital na to. Kung meron man, tuwing Miyerkules lang. Sabi niya, sige po, lipat po kami ng hospital. Tapos pinapili niya po ako sa hospital. Sabi niya nga, meron daw siyang kilalang doktor sa MCU na neuro. Kaya dali-dali po kami pumunta po agad sa MCU po. Pero bago po kami pumasok sa hospital, kasama po namin yung Pangulong Diakono po namin na si Orlan Garcia. Nagpahid muna po kami ng langis doon sa mismo sasakyan. Naglagak muna po kami ng tiwala sa Diyos bago po namin siya ipasok po sa ospital. So yun, anong nasa isip mo during that time? Kasi ano yan eh, it's a matter of life and death. At bilang ang oras mo niyan eh. Opo. Di ba? Tatay mo. That time po, nung nasa ospital po kami, alam lang po ay parang may pumutok lang po. Hindi pa po ganun kaano sa amin yung sitwasyon. Hindi pa po namin alam po talaga. So, pagpapahid po ng langis, pasok po kami sa emergency room at na-check up po siya. Doon na po namin nalaman yung totoo po niyang kalagayan. Doon na po nasabi sa akin ng doktor na meron po siyang aneurysm. Kinausap po ko ng doktor na yung kalagayan po ni Papa ay napaka-delikado. Anytime, sa oras na yon, pwedeng sa araw na yon, pwedeng sa susunod na araw ay mawala po siya at pumutok po yung ugat niya. Ilan kayong magkakapatid? Bali po, lima po kayong magkakapatid. Ako po yung pang-apat po sa magkakapatid. Pang-apat ka? Apo. Doon sa limang magkakapatid, no? Pero ikaw ang kasama ni Kadani. Apo. Nung panahon na yon, sa matter of life and death din, sa tatay mo, at kailangan may mag-desisyon. Kumbaga, ano nasa isip mo? That time po, nung nalaman ko na po yung sitwasyon na, at kinausap na rin po ako ng doktor na kailangan pong operahan si Papa, dahil ako po yung pang-apat po sa magkakapatid, tumawag muna po ako sa panganay po naming kapatid, yung may asawa po ng ministro, babae po. Tumawag din po ako sa kapatid kong ministro na sumulat po sa ate ko. Yun po, sinabi ko po sa kanila yung sitwasyon, ito po yung kailangan. At pares naman po yung tugon nila. Ang tugon po ng ate at kuya ko, DL, kung ano yung desisyon mo na makabubuti kay Papa sa palagay mong magduduktong ng buhay niya, eh, gawin mo. Tapos, ang sabi po ni Kuya, hihiling tayo ng Himala sa Diyos. Yun po. At binigay na po sa akin yung pagkakataon na magdesisyon para dun sa pagkakataon na may sakit po si Papa. So, may kakakibit pong napakalaking responsibilidad at napakalaking halaga dahil kung kinausap na po ako ng doktor, kinapat na po nila ako kung magkanong halaga yung dapat pong ihanda. May dalawang ospital pong pinaghahandaan. Isa pong pinakamagandang i-perform yung operasyon niya doon po sa isang private hospital. Malaking chance ang mabuhay siya dahil kumpleto po ang gamit. Pero po ang halaga po ay grabe. Kinausap ko na po agad yung asawa ko, tumawag ako na ganun nga yung pangyayari. Nagpapasalamat din po ako sa asawa ko dahil naunawaan niya po yung sitwasyon. Sabi ko sa kanya na iuwi ko si Papa ng buhay sa bahay. Kinaawaan pa rin ng Diyos dahil nung sinabi na ng doktor na operahan si Papa, talagang mabilis lang po eh.
almost 4 days lang, 3 days lang, na-operahan po siya eh. Pero nung that time na operahan siya, naka-schedule siya para dun sa hospital na yon, ay puno po, walang schedule. Wala pong schedule. At yung doktor na mag-opera sa kanya, kinausap na rin po ako through phone, ang sabi niya, ganito na lang gawin natin kasi alam niya rin po ang kalagayan ng po ni Papa eh. Oras po ang kalaban. Sabi niya, operahan natin ang tatay mo sa ospital kung saan kumpleto rin ang gamit at hindi pa mahal. Huwag kang tumingin kung ano yung pangalan. Tignan mo yung gamit at yung mag-o-opera. Total, ako rin na may mag-o-opera. Doon natin gawin. Yun po, medyo lumiit po ng konti po yung halaga ng operasyon ni Papa po. Sabi ko nga eh, all out po eh. Kung pwede pang ibenta lahat, sabi ko, kahit mag-back to zero ako sa negosyo, eh, mauwi ko lang siyang buhay. That time, talagang, yung pera po kasi napakadaling kitain. Napakadaling kitain. Pero yung buhay nila, hindi po mababalik. Wala pong halaga yung pera. Bumalik lang sila talaga ng buhay. Yung sitwasyon na isa sa pinakamabigat na desisyon na gagawin ko sa buhay. Kasi po, grabe po yung pagkakausap din po sa akin ni Doktor. Sabi niya po sa akin na, sa gagawin nating operasyon, eh, pwedeng mabuhay ang tatay mo. Pero, ito ang mga kaakibat na gagawin natin. Pwede po siyang makomatose, pwede siyang makasurvive pero hindi nakakalakad, makasurvive pero hindi nakapagsasalita, makasurvive pero bulag, makasurvive pero lantang gulay. Maraming ibinigay na resulta pero lahat yon ibang negatibo. Nung marinig mo yon, ano yung agad na... Ang naisip ko po, natanong po ako sa sarili ko, bakit ako yung audition, hindi naman po ako yung ano, hindi po naman ako yung panganay. At isa sa sitwasyon po na yun na hinahanap ko rin yung mga kapatid ko na sana ano na mayroong kasabay kong magdesisyon para kay Papa. Pero nung sinabi naman po ng doktor, eh, gagawin natin itong operasyon, hindi para itong sinabi ko ang kalabasan. Gagawin natin yung operasyon para buhayin yung tatay mo. Hindi ka ba nagtaka? Bakit ito nangyari sa pamilya namin? Tignan po namin yun na isang pinakamalaking pagsubok sa pamilya po namin. O ito po yung pinakamabigat na pagsubok sa pamilya po namin. So, paano nyo tinrato yung pagsubok na yon nung dumating sa inyo? Lagi naman po kami tinatawagan ng mga kapatid ko at pinalalakas po nila yung loob ko. Kasi nga po, sila po yung nasa banal na ministeryo. Ako po yung kasama po nila. Sabi ko nga, nung pagkakatong nalaman ko yung aneurysm na yung tumama kay Papa, bulag. Wala po akong makitang pag-asa. Paano hinarap ni kapatid na DL ang pagsubok na ito sa kanilang pamilya bilang siya ang kasama ng kanyang ama na may karamdaman? Nung tumawag na po ako doon sa kapatid ko, sabi nga po ng kapatid ko, gawin mo lahat ng magagawa mo. Pero ihingi tayo ng himala sa Diyos. Yung po, doon po lumakas yung pag-asa ko. Ay ko, may pag-asa. Ang pag-asa natin yung himala. Yung magagawa natin. Yung magagawa po ng Diyos. Kaya nilabang ko po talaga po si Papa that time. So during ng operation ng Kadani, di ba? Ano hong ginagawa niyo noon? Nung pumasok po si Papa sa operation room, sinabi ko na rin po sa mga kapatid ko po na si Papa po ay nasa operation room. O, nasa po na po siya sa operation room. Yung po, walang tigil pong panalangin na sana mabuhay si Papa. May pagkakataon pa nga po na naalala ko na habang inooperahan siya. Kasi ako rin po ay dumating din sa... Nung bata po ako, nahulog po ako sa second floor ng bahay po namin. Ang kwento po nga nila ay buong katawan ko ay may semento. At that time, birthday niya noon, February 5, noong nangyari po yun. Ang sabi niya, ang kwento niya sa akin, na habang daladala niya ako nung panahon na yun, at kakalaglag ko pa lang po sa second floor, kinuha niya po ako na walang buhay. Ang sabi po ni Papa, habang bit-bit-bit-bit niya ako, sabi niya, Ama, iregalo mo yung buhay ng anak ko. Putal ka-arawan ko naman ngayon. Nung panahon na sa operation room siya, yun din yung hiniling ko sa kanya. Ito, Ama, ako naman, baka pwedeng pagbigyan. Total, magbe-birthday naman ako. Baka pwedeng iregalo mo yung buhay ng Papa ko. Yun po yung hiniling ko sa Ama habang nasa operation room po siya.
Hindi man nakita ng kapatid na DL ang pag-asa ng una. Ngunit dahil sa kanyang pagtitiwala sa magagawa ng ating Panginoong Diyos, iyon ang tinanaw niyang pag-asa at iyon ang kanyang sinampalatayanan. Pagtapos ng operasyon po, una ko pong ginawa, itinawagan ko po si Mama. Binalita ko po sa kanya na successful po yung operasyon. Tinawagan ko rin po agad yung mga kapatid ko at yung kapatid ko pong isang ministro. Ang sabi niya po ay, sabi ko, Kuya, successful yung operasyon ni Papa. Ang sagot sa akin ng kuya ko po na ministro, nangailam na ang Diyos. Ibinigay na yung himalang hinihingi natin. Nung ibiyaya ng Diyos yung solusyon doon sa sulian, yung pagsubok na dumating sa inyo, ano yung pumasok kaagad sa isip mo? Ano bang magiging move ko bilang pinagtiwalaan ng mga kapatid mo magdesisyon para rin sa iyong pamilya? Nung nagkaroon na nga po ng resulta at naging matagumpay po, so, nagpasalamat po talaga ako sa Panginoong Diyos dahil yung hinihiling po namin himala ay binigay po talaga. At marami pong realization na nangyari nung si Papa po ay nakaratay. So, napakikli pa lang ng buhay. Dahil ko saan, sabi ko nga sa sarili ko, bumangon lang siya. Mamasyal kami. Kumbaga, gagawin pa namin yung mga bagay na hindi pa nila nagagawa. So yun, tapos naisip ko na, dapat pala mas madalas na nakakasama, naiyakap, nahalikan. Kasi nandun yung regrets nung panahon nandun siya, bumangon ka lang dyan, gagawin ko lahat. Parang wake up call na habang buhay pa yung mga magulang, mahalin po talaga ng sobra. Kasi pag wala na sila at nakarating na, gagawin mo lahat ng pagtawag, pero baka wala nang sasagot or wala nang yayakapin mga magulang. So kapag nung dumating nga yung sitwasyon na yun, na binuhay pa si Papa, sabi ko nga po, babawi. Pag uwi niya po, tuloy-tuloy po ang gamutan, bantay-bantay ko po yung inom niya ng gamot. Dati po talaga, wala siya sa bisyo. Kailangan po talagang isubo sa kanya yung gamot na nireseta sa kanya ng doktor po. Tapos yun po, wala pong tigil na panalangin na sana. Yung recovery po, isa pa po yung sa ano po namin. Hindi pa po talaga siya 100% na ano eh. Na stable po eh. So nandun pa rin po yung takot na baka yung operasyon niya ay dahil tumas uli yung dugo niya, yung ginamit na clip ay masira. So inagapan po namin na huwag nang tumaas yung blood pressure niya po. Kayo po, Kadani, nung naka-recover na kayo, ba, ano yung hindi nyo nakalimutang gawin? Nung panahon na medyo nagkaroon ako ng isip at nagising na, hindi ko makakalimutan yung mga ministrong dati na nangangasiwa sa lokal. Halos linggo-linggo dinadalaw ako, pinapalakas ako. Kaya medyo naging panatag ang isipan sa kampo. Maraming salamat sa kanila sa makandang mga pagpapayo at panalangin. Pati yung pagpapahid ng langit sa akin. Pagka pinapayuhan ka ng isang ministro, lumalakas talaga loob. Saka yung pagdalaw nila, malaking bagay talaga. Panalangin nila. Labis ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Dahil muli ako nakatupad bilang Pangulong Diyakono. Yun ang kinatupad. Akala ko hindi na talaga ako makakatupad dahil nung nawalan ako ng ulirat, hindi ko maigilo kamay ko. Mata ko. Pero awa ng Diyos. Sa basbas at tulong niya. Ngayon patuloy pa ako nakakatupad ng aming to. Ano yung hindi mo nalimutang itinuro sa'yo ng magulang mo na yun ang dala-dala mo hanggang sa kanya? Sila po kasi nila Papa at ni Mama, lumaki po silang may tungkuli. So, nakita po na yung magkakapatid na ang buhay po nila talaga ay hanap buhay din. Pagtupad po talaga ng tungkuli sa amin, doon lang sa tatlong yung umiikot. So kami po magkakapatid, yun po ang nakita rin po namin sa kanila na sa pagtupad ng tungkuli. At yun na rin po yung nilakaran po na yung magkakapatid. O yun po yung nakita namin sa kanila na dapat namin tularan.
At isa pa po, lagi po sinasabi niya sa akin, kung yung panahon na nasa kahirapan po kami, tumutupad ang tungkulin, talong mas dapat pag talaga ng tungkulin kapag pinagpapala. Kasi mas maraming dahilan para tumupad ang tungkulin. Ano magiging paninindigan mo? Ano ikaw? Sa pamilya mo. Di ba may pamilya ka na rin? Na rin po. Ano magiging paninindigan mo? Sisiguraduhin ko rin po na kung paano po nila kami pinalaking magkakapatid sa banal na iglesia, kung paano nila pinakilala sa amin yung iglesia, kung paano po pinakilala sa amin ng pamahala. So titiyakin ko po na ganun din po yung gagawin ko sa mga anak ko po. Kung ano po yung pinakita nila papa at mama ko na pagtupad, pipilitin ko po at gagawin ko lahat ng mga kaya ko na yun din po yung kalakihan ng mga anak ko po. At magiging anak ko. Kung abutin ko pa yung magiging apo ko pa po. Ano mensahe niyo sa ating namamahala? Eh po, kay kapatid Eduardo, maraming salamat po sa walang humpay na pagmamalasakit at pagpapahalala. Lalo na yung mga sa mga pagsambang pinangungunahan nila. Napakalaking bagay po na sa buhay nating mga Iglesia ni Cristo dahil doon po talaga pinapaalala sa atin yung mga dapat po natin gawin. Maraming salamat po kay kapatid Eduardo Manalo dahil patuloy po pong pinapangunahan ng Iglesia at patuloy po nagpapaalala sa bawat miyembro na magmahalan, sambahayan, ama, anak, magkakapatid. Ano may papangako sa kanila lalo na ikaw may tungkulin ka? Patuloy po kaming tutupad ng aming tungkulin, gaya po ng sinabi ko po kanina, kung paano po kami pinangunahan ng ama po namin ng sambahayan, ni Kadani. Ganun din po namin isasalin sa mga anak po namin yung itinuturo nila sa banal na iglesia at sa aking mga anak o magiging apo pa po. Papangako ko po sa aking pamahala. Tutupad ako ng aking tungkulin. Salamat sa Diyos, binigyan pa ako ng buhay at lakas. Nakakapagpatuloy ako ng aking pagtupad ng aking tungkulin. Yun ang dami itong pinagpapasalamat. Salamat po kay Eduardo sa patuloy na pagsino sa kabuuan ng iglesia. Pinangungunahan niyo ang iglesia para ang lahat ng lingkod niya makarating sa kaligtasan. Positibo nilang tinrato ang pagsubok na ito na dumating sa kanilang buhay, na ang pagsubok na ito ay nagpatibay ng relasyon ng kanilang pamilya at higit po sa lahat ng relasyon nila sa ating Panginoong Diyos. Sila po ay umasa, nagtiwala at sumampalataya sa magagawa ng ating Panginoong Diyos sa kanilang buhay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at naway nabigyan namin kayo ng inspirasyon sa storyang ito. Nais po namin pasalamatan ang President and CEO ng SEBSI, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, at higit po sa lahat, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ako po ang kapatid na Henry Gabriel at patuloy niyo pong subaybayan ang programang ito na kung saan ay patuloy nating mapapakinggan ang storya ng pananampalataya ng ating mga kapatid dito lang sa Inspired by Faith. Thank you.